Hi guys! Welcome dito sa Rosan Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a love reading for collective. Your energy at this time. Okay, we have here the Five of Wands in reverse and the World. Ending of a cycle, ending of a conflict between the two of you, ng person mo, or kaya isa, ibang tao, iba rin ganun. And we have here the World na para bang may pagka-protective ka sa person mo dito na you want to protect your person and always naka-look out ka sa person, yung ganon energy. Taurus and Aries, Leo, Sagittarius. Oh my gosh. King of Cups, you're in love. Napaka-understanding mo, napaka-loving, emotionally mature na pagdating sa relationship. And we have here, ano ba ito? The Hangman in reverse. Na dahil sa mature ka na mag-isip, mature ka na pagdating sa relationship, ay ayaw mo yung nakastock yung relationship or ayaw mo ng stagnant na relationship. One more card. Page of Cups. Gusto mo nga gumawa ng moves with the Hangman in reverse. May gusto ko mapangasawa dito, guys. A person na napaka-attractive, good-looking. Gusto mong magkaanak kayo, mapangasawa siya. Napaka-good-looking, napaka-ganda or napaka-gwapo ng person mo na to para sa'yo. Yun yung talagang paningin mo sa kanya. Napaka-ganda niya, napaka-gwapo, napaka babae or lalaki, na gusto mo talaga mapangasawa itong person na to and you want to take action sa person mo kasi you feel left out in the cold but eh, ayaw mo na nadidrain ka or ayaw mo nang stuck, nakastuck or walang growth sa connection nyo. And with the Page of Cups, yes, gusto mag-offer ng cup of love sa person mo. So we have here Scorpio, Pisces, Libra, Taurus, Virgo, and Cancer, Scorpio, Pisces. For information sa'yo, yun talaga the World, guys. Gusto mong magkaroon na ng new beginning or another new cycle sa inyo ng person mo. And magkaayos na kayong dalawa. Magkabati na, wala ng conflict. You want to protect your person. Lagi ka naka-look out sa person mo. Kung okay lang ba siya, safe lang. Kung safe pa siya, yun ka na. And you want to protect your person. Na walang makakuha or walang makaagaw or walang magmamay-ari ng person mo. Parang iba. So, more information about your person. King of Cups. King of Cups. So, in love din tong person mo sa'yo. May feelings din, no?
emotionally mature din when it comes sa relationship. Pero we have here the temperance, kabado ngayon yung person mo. So kung ano man yung dahilan nito, with the temperance, hindi pa siya healed. And also, restricted. Meron siya mga limiting beliefs, negative thoughts, para bang hindi pa na-heal to sa mga pagiging victim mentality, sa pagiging helpless, yung parang gano'n, no? Powerless or victim, or kaya ay kinukontrol niya yung sarili niya, na parang walang freedom pa itong person na to be happy, to choose happiness. Maring may isinasaalang-alang to. So, we have here Libra, Gemini, Aquarius, and Scorpio, and yeah, Scorpio, Pisces, Cancer. Ay, we have here the temperance, no? So, Sagittarius, guys. So, let's see. Feelings ng person mo towards you. The Star. So, umaasa tong person mo sa'yo. Gusto niya ng long-term relationship. A long-term relationship yung nais niya dito. And we have also here the Knight of Cups in reverse nga lang. Para bang nawala na yung feelings ng person mo sa'yo, na parang naging unemotional and nagfo-focus na lang siya sa finances, sa kaperahan, sa kanyang hanap buhay, no? Maaari nga wala kayong communication or madalang lang, pwedeng ganon, na parang hindi ka na gaano naiisip ng person mo, and yung person mo dito ay restricted pati with the Eight of Swords kanina. That's why hindi siya makapag-take ng risk, or hindi siya ready right now to take a leap of faith towards you. Pero hopeful siya na magkakaroon ng future na magkasama kayong dalawa. Hindi to nawala ng pag-asa. Still positive yung person na to, na may future para sa inyong dalawa. Be together for sure. And may faith siya. Naniwala siya na there is a miracle, no? And after healing, for sure, ay ready na tong person na to na magkaroon ng a relationship with you. So, may pag-asa, guys, with the Star. Hindi siya nawawala ng pag-asa sa connection mo. Feelings mo yan towards your person. In love ko sa kanya, guys. Yun nga lang, pinipigilan mo yung sarili mo. Anong nais mangyari ng person mo sa inyong dalawa? Pinipigilan mo sabihin yung totoong nararamdaman mo sa person mo na mahal mo siya. So we have here the Emperor and the Eight of Pentacles in reverse. Na kontrolin yung feelings niya, na hindi siya mag-take ng action, and baka recover na siya sa mga regrets, sa mga disappointments, no? And also sa negativities. Mabawi yung drain yung energy para makarecover na siya. And also, itong person mo ay hindi siya willing ngayon na maging giving or mag-effort. Self-love muna itong person mo, and of course, stability yung inuuna niya. No? Stability, emotional stability, financial stability, and mental stability. No? Maging, baga siya yung may control ng buhay niya, yan yung priority niya yan. Ano nga deep feelings ng person mo towards you?
We have here the Five of Wands in reverse and the Five of Pentacles. Na nagkaroon na talaga ng ending sa inyong dalawa na akala niya ay nag-shattered niya lahat-lahat and feeling left out in the cold itong person mo, na hopefully naman to na magkaroon ng growth or magkaroon pa ng new beginning sa inyong dalawa. Maring in the near future or in the future. Maring hindi kayo nakipag usap sa isa't isa right now eh. And na-forgive ka na niya kung ano man yung conflict na nagkaroon sa inyong dalawa. Kung ano man yung pag-aaway niyo. Parang na-forgive ka na niya, naka-move on siya doon. And nandun yung willingness niya na magkabati na kayo. Ganun. So, let's see kung nice mong mangyari sa inyo yung person na to. Oh. The Sun, Knight of Wands. Nadya-juggling ka, guys. Maring may option ka or meron kang choices or kaya ay multiple priorities. Pwede din hanap buhay, no? Yung, kalaban ng person mo dito, madami kang obligations, mga ganyan. Or kaya, ay both mahalaga sa'yo, so nahihirapan ka. No? Pumili kung sino yung pipiliin mo, kung ano yung priority mo. The Sun. Ang gusto mong mangyari ay maging masaya. Magkaroon ng confidence and positivity, no? Yung positive na magkaroon ng success in yung person mo and magkaroon ng ultimate happiness, maging joyful with your person, maging happy and to take action na magkaroon ka na ng final decision dito na makapag-take ka na ng action. And magkaroon ka na ng enough courage and maging bold and driven ka na and daring na makapili ka na sa choices mo na to. Ano ba tong choices mo na to? Your person and what? Your person and what? Six of Wands. Victory, guys. Victory. Yung magtagumpay ka. Yung mag-win ka. Over the person na nag-betray sa'yo. So, maraming person mo din, no? Or kaya ay may kalaban ka. Or kaya ay sa competition, pwede din ganon. Maraming nga sa karir mo, no? Gusto mo magtagumpay. Yeah. Fast communication. More information about this. Four of Pentacles, your stability, your career, yun yung kalaban ng person mo dito. And maring nasaktan ka din in the past ng person na to. At yun yung inaalala mo. Yung pentacle, pera, stability, yun yung kalaban ng person mo sa'yo. So, let's see kung ano naman yung plano ng person mo ngayon towards you. Okay, we have here the Six of Cups, the Hanged Man, and the Two of Swords, Knight of Swords,
na magkaroon na ng clarity itong person mo, na mawala na yung confusions, no? Siguro makapag-take na siya ng action at hindi na stagnant yung person mo, hindi na siya na-stuck, ganyan. And also, we have here the Six of Cups, yung makapiling ka niya kasi talagang komportable siya sa'yo, nakaka-heal yung energy mo, and gusto niya ng reunion, no? And also, it's a pleasure pagka kasama ka niya, eh. Talagang na-enjoy ng person mo. So happy and fulfilling para sa person mo kasi yung kasama ka niya or in a relationship siya sa'yo, yung gano'n. So, matitake ng action to, guys. Kahit na feeling restricted to ngayon or parang natenga yung connection niyo. Gusto niya nga kumalas na, no? Sa kung ano yung pumitigil sa kanya to make a move towards you. And let's see kung ano yung lalo mo naman towards your person. So, we have here the Hangman. Inulit lang to, no? And, pero reverse naman to, guys. And we have here the Five of Swords in reverse. Na, willing kang makipag-compete or kaya ay manalo, no? Or may ipanalo yung person mo at all costs. And also, we have here the Knight of Swords in reverse. Ang plano mo dito ay magmatigas sa person mo. And also ay yung ikaw yung magwagi, no? Kung nagmamatigas-tigasan kayo pareho, kumbaga siya yung susuko, yun yung gusto mong mangyari, yung plano mo, eh. And we have here the Two of Swords. Na kumbaga magmatigas-tigasan ka dito na patasan mo na lang, guys, kung namamatigas yung person mo, patasan mo na lang. So, para stalemate, parang gano'n, no? And also, yung magkaroon ka na ng clarity, maliwanagan ka na, yung ganyan. And, yes, makapag-take ka na ng action or makagalaw ka na, magkaroon na ng mento, yung connection yung dalawa. So, let's see kung ano yung next move ng person mo towards you. Ano to? The Fool and the Moon. Oh, Judgment, the Fool in reverse, the Moon. So, itong person mo ay hindi pa siya ready mag-take ng risk talaga, guys, eh. Para bang itong person mo ay protective sa kanyang sarili, sa kanyang puso, no? And unemotional. Kumbaga, itong person mo ay i-maintain yung stability niya na hindi siya maapektuhan emotionally and as well as we have here the Judgment na pag-iisipan niya na maayos, guys, na pagtimbangin niya yung situation niyo. Pag-iisipan niya na maayos ng person mo. Yung tungkol sa inyong dalawa, kung ano yung magiging decision niya and to know more about you kasi gusto niyong malaman yung mga secrets sa'yo, yung mga sikreto mo, yung mga tinatago mo sa kanya, gusto niyong ma-uncover yon and maging clear yun para sa kanya lahat-lahat before
mag-take ng action or mag-take ng risk towards you. So, let's see kung anong nagustuhan ng person mo sa'yo. We have here the Four of Cups. And also, dahil hindi ka madaling mag-move on, dahil still mahal mo pa rin siya, dahil underplaceable siya sa puso mo, and dahil meron ka talagang action, no? Meron ka talagang possible na ginagawa, no? Maaari nga, sinusuporta mo yung person mo, kahit na sa ibang paraan, no? And alam ng person mo yon, and talagang na-inspire mo yung person mo and na-ignite mo yung passion sa person mo, and also nakikita ng person mo sa'yo ang potential na maging partner kanya in life or as a lover, and yung pagiging creative mo and pagiging initiative mo, enthusiastic mo, kahit na challenging yung situation ay nagagawa mo maging positive yung mga ganyan. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga paghuhan pa dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.